también hay que ser with that new eyes, in your own eyes. Pero como si es abierto, give the Lord a shine, give it. Magkaroon ng tao sa Diyos. Ngayon, tao ko, wala ng tao sa Diyos. Madaling kumuha ng masama ang tao. Madaling magkasala. Marami pa mga tao, buwat ang ilan, napakadali na makarano, at masama greedy, palunitas pa. Nakabuwat ang ilan, pero mga hindi mo pa ng alam, hindi greedy pa, hindi mo pa ng bold. Buwat ang ilan, nagmumura pa. Laging gusto yun, nakapaaway, pamilya. Buwan na yun, ha? Masasabi natin na parang hindi na po lagyan. Parang wala na bago sa buhay. And how the Lord move inside. Kung gusto mo, mayroon bago na mangyayari sa buhay mo. Kasi sabi rito, just trust and submit to God. And do that. Depend on your own understanding. Ang sabi nito, maganda sa lahat, do not be wise in your own eyes. Kasi tayo, masyado tayo mahusay magaling. Maraming kristyano mahusay magaling. Pero mas mahusay lang sila magpayo. Pero pag sila nakaranas, amen. Yung mahusay, yun may mawala. Amen. Amen. Ibigay pa rin ng Espiritu ng Diyos yung ating ability, yung ating husay, galing. Ay mapunta sa Diyos. Hello, nandiyan pa tayo. Kaya sa pagkito, do not be wise in your own eyes, be in the Lord. Karoon ka natakot sa Diyos at maliwala ang kasalanan. Alam ko yung maliwala. 100%. Sino hindi na kaalinangan sa buhay? Sino hindi na nududa? Parang tao yung sabi, mahirap na kari ko ba? Ang hirap na ba? Mahirap na makasumangani ka. Ganito na lang ang buhay ko. May mga tao magsasita, mahirap na kami magkasundo, pag-ibabaya ng kaanan. They depend. They be good, and he is not wise in all your eyes. Hindi siya nagiging matalino sa kanya nakikita. Kaya, yung kanyang imagination, yung kanyang ay pang negatibo. Parang wala kasi nakikita mo eh. Totoo naman, walang pera, may sakit, may salamdaman, hindi ka makatayo, magulong pamilya, walang harap buhay. Pero yung panagdami mo, kung yung hindi ka magiging depende sa iyong kahusayan, at magsisimula ka magkaroon ng takot sa Diyos, aw, paglalayo mo kasalanan. Ang sabi nito sa berseta, kayo po kayo. This will bring help to your body. Amen. Kaya ulit ko, this will bring help to your body and nourishment to your body. Amen. Amen. Hindi po sa physical na katawan, even your inner body, yung spiritual mo, pagkakaroon ng represent. Amen. Marami po, kaya po, hello? Walang kaalay-balay. Walang kaalay-balay. Nasa control lang ako sa speaker. Sa chair, makain lang. Depende sa phone. Depende sa microphone. Kung kaalay lang, tapos uwi na. Hindi na makasel na every time we step our foot to the ground of worship, to the place of love, that incumbent us, you will receive something from the Lord. Yung pagpulakan natin dito, hindi po mawawala ng kaguluhan. At kung ito may isipin mo sa buhay mo, Lord, nakaakin ako ng araw ng Sunday, alam ko may gagawin ka sa buhay ko. Alam ko may gagawin ka sa pamilya ko. Alam ko may gagawin ka sa financial money. Amen? And then, I believe, ang sabi dito, this will bring up to your body and that is going to be the truth. Wow. Hallelujah. At kami lalo po ng takot sa kasalanan. Nung kami naroon, sabi ni Mami sa akin, Daddy, ako marami kasalanan. Magpumpis ka na. Tago ako marami.
Amen? Okay, hindi. Kapangasa niya, ha? Sa akin magbubuhay. Pero yung isipan niya, pero mag-confess ka na sa akin. Parang ako rin. Ang nangyari, nag-confess ako, ano ba kasalanan mo? Sinabi ko lahat ang kasalanan ko sa kanya. O, kasi yun muna. Ikaw wala, ako ang pinagkasari. Ako may sakit eh. Walang siya sa akin mamatay ako. Wala. And then, nag-confess ako at higit na kasalanan na nagawa ko sa Panginoon. Ay, napaka-tako ko kumain. Hindi ako pambigil. Kaya na-apit ko yung tibig ko. Totoo. Debedi. Kung binalay lang ating tibig ang asawa ko sa akin. Nag-confess ako ng kasalanan sa asawa ko at tinatakot ang nila ko. Kasi man nila nag-confess sa akin. At after that, nag-rebook siya. Listen. Nag-rebook po siya. Kasi wala nang patasan ko ito, wala nang patasan. Nag-rebook po siya ng araw na yun at oras na yun. Kasi hindi na tumitigil yung akin, ano, pag-i-rebook. Hindi lang. Hindi mo alam ako, kung nunuli ka, hindi ka. Tatlong araw. Niyakay ako, walang tigil. Kaya mga doktor, sabihin na. Nung mag-rebook po si Mami, at inutusan ni Espiritu ng sakit, karagdaman. Patapos kayo mag-protest, at hindi ako nakapasawas. Nakadama ko ng karanti na, hindi ko hindi po yung pakiris ko. At dirigay niya ako ng pagkakas. Kapag meron ako na nagawang kasalanan na itatago, kaya hindi ko karoon ng breakthrough sa buhay. Amen. Hello? Baka meron ko sinatago na dapat ko i-confess sa mga ko sa buhay. Tapos magsimula ka ng takot sa'yo. Kasi ang takot din ko, upis na kasalanan, o walang takot sa Diyos. Tama. At pagkatapos mag-upis, pagbigay ng katalawa, binagyong email. Simula ka na, maging maayos. May God, may God, may God, may God. Sa buhay. This morning, ang upinan na nila, sa lahat ng isakit. Amen. Hallelujah. Amen. The Bible says to speak up for everybody and ask and use their words. Kung meron kang problema sa pinasya, aari sa ibahig niya. Professional na buhay. Right, right. Para mahirap na makarecover. Stop ko lang. Pasakot mo ang Panginoon. At kung may pinakukumpes ang Diyos sa buhay mo sa oras na ito, before I pray, let's humble up yourself to God. And ask forgiveness. And start to trust in the Lord. All our lives. Sige po, kung meron tayo na ano na, meron tayo na, hindi na papatawad pa. Ang ganun natin, ay hindi makamukong Panginoon. Kung may mga bagay sa ating katawan na hindi natin naisuko sa Panginoon, at this very moment, let's confess to God.